Muli, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At tayo po ay muli magsishare po sa ating daily devotion. At nandito na nga po tayo sa mga bilang, sa English po, numbers. At ang akin pong sishare dito po sa chapter 1, verse 1 to 7 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang unang senso sa Israel. Noong araw ng ikalawang buwan, ng ikalawang taon mula nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi ng Panginoon kay Moses doon sa tulad ng tipanan sa disyerto ng Sinai. Sabi niya, isensos ninyo ang buong mamamayan ng Israel ayon sa kanilang lahi at pamilya. Ilista ninyo ang pangalan ng lahat ng lalaki na may edad na 20 pataas, gulang na may kakayahan ng, sa paglilingkod bilang sundalo. Kayong dalawa ni Aaron ang mamahala sa sensus ng bawat lahi ng Israel. Tutulong sa inyo ang mga pinuno ng bawat lahi. Ito ang mga pangalan ng mga taong tutulong sa inyo. Lahi, Reuben, Simeon, Judah, pinuno, Elisor na anak ni Sidor, Silumiel na anak ni Suris Shaddai. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita. Glory to God po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating devotion sa Numbers chapter 1 verse 7 to 13. Sa lipi ni Judah, ninaaso na anak ni Aminadad, sa lipi ni Issachar, si Nathaniel na anak ni Suar, sa lipi ni Zabulon, si Eliab na anak ni Helon, sa anak ni Jose, sa lipi ni Ephraim, si Elisama na anak ni Amimud, sa lipi ni Manasses, si Gamaliel na anak ni Pedasor, sa lipi ni Benjamin, si Abida na anak ni Gideon. Sa lipi ni Dan, si Ahijer na anak ni Amisadai. Sa lipi ni Aser, si Pigel na anak ni Okran. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Numbers chapter 1 verse 14 to 19. From God Eliasaph, son of Deuel, from Naphtali, Ahira, son of Enan. These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. They were the heads of the clans of Israel. Moses and Aaron took these men whose names had been specified, and they called the whole community. Amen. Ngayon, babasahin ko po Numbers chapter 1, verse 20 to 25. At ang mag-aanak ni Reuben, na panganay ni Israel, ang kanilang mag-alahi, ayon sa kanilang mag-aangkan, ayon sa mag-asangbayahayan ng kanilang mag-magulang, ayon sa bilang ng mag-pangalan, sang-ayon sa dami ng kanilang mag-adulo, bawat lalaki mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka, ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Reuben ay 46,500. Sa mag-aanak ni Simon, ang kanilang mag-alahi, ayon sa kanilang mag-aangkan, ayon sa mag-asangbahayan na kanilang mag-magulang, ay nangabilang sa kanila, ayon sa bilang ng mag-pangalan. Sa ngayon sa dami ng mag-aulo nila, bawat lalaking mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka, ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Simon ay 59,300. Sa mag-aanak ni God,
ang kanilang mga lahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni God ay 45,650. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Numbers chapter 1 verses 26-31. Ito po ang nakasulat. From the descendants of Judah, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by the name, according to the record of their clans and families. The number from the tribe of Judah was 74,600. From the descendants of Issachar, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Issachar was 54,400. From the descendants of Zebulun, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Zebulun was 57,400. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ang aking pong babasahin ngayon ay Numbers chapter 1 verses 32-37. From the descendants of Ephraim, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Ephraim was 40,500. From the descendants of Manasseh, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Manasseh was 32,200. From the descendants of Benjamin, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Benjamin was 35,400. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Ako po ay mag-share ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Numbers, chapter 1, verses 38-43. Ang sinasabi po dito is, of the people of Dan, their generation, by their clans, by their fathers' houses, according to the number of names, from 20 years old and upward, every man able to go to war, those listed of the tribe of Dan were 62,700. Of the people of Asher, their generations, by their clans, by their fathers' houses, according to the numbers of names, from 20 years old and upward, every man able to go to war, those listed of the tribe of Asher were 41,500. Of the people of Naphtali, their generations, by their clans, by their fathers' houses, according to their numbers of names, from 20 years old and upward, every man able to go to war, those listed of the tribe of Naphtali were 53,400. Purihin po ang Panginoon. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat. Ang akin pong ibabahagi, matatagpuan sa bilang or Numbers chapter 1 verses 40-49. At ito po'y para kay Iban. Sinasabi rito, lahat ng lalaki sa Israel mula sa 20 taon pataas at maaaring isama sa hukbo upang pakidigma ay itinalangan ni na Moises at Aaron. Sila ay tinulungan ng 12 pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel.
ang kabuuang bilang ay 603,550. Ang mga Levita ay hindi kabilang sa census na ito sapagkat ganito ang bili ni Yahweh kay Moses. Huwag mong isasama sa census ng Israel ang mga Levita. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Magandang pagpapalang gabi po. Ang aking pong ibabahagi ay matatagpuan sa bilang or Numbers chapter 1 verses 50 to 54. Sinasabi po rito, sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan at sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal. At kung kailangan itayong muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kani-kanilang watawat. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanon, para walang ibang makalapit dito, sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko ang buong Israel, ang mga Levita nga ang mangangalaga sa toldang tipanan. Ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.